Pinawagan din si Senator Annie Marcos sa mga opisyal ng militar at foreign affairs ng Pilipinas na tukuyin kung nakaaapekto ang paglipad sa bansa ng mga US military planes sa tensyonadong sitwasyon sa South China Sea at Taiwan Strait. Alam mo, dapat talaga makinig. Ewan ko, parang hindi nakikinig tong gobyerno. Di dapat makinig talaga sa mga ano no, sa mga expert pagdating sa geopolitics itong ating gobyerno, kasi delikado na 'to, nangyayarin 'to, di ba? Ako, hindi ako magmamagaling diyan, pero nakakatakot eh. Ang dami ng eroplano, according to Senator Aimee, mga eroplano nang gagaling sa Amerika na nagla-landing dito without us knowing. I mean, hindi natin alam kung ilan 'yun. Are they preparing for something na hindi natin alam? Tapos itong China na nakikita rin natin, at ito nakikita natin. Are they preparing for something? Tas tayo ang battleground? Naku po, mahirap to. At timbangin ang panganib na maaaring maidulot nito sa publiko. Maging si House Deputy Minority Leader Franz Castro, gustong paimbestigahan ang umano'y patagong paglapag ng mga US aircraft sa ating bansa. Para naman kay International Studies Professor Renato De Castro, wala siyang nakikitang masama. Giit niya, magkaiba ang China at Amerika. Ang China raw nagpupunta sa ating mga teritoryo para angkinin nito. Hindi raw tulad ng Amerika na nagpupunta dito sa bansa bilang bisita, alinsunod sa mga kasundo. Oo, pero wag mo nating kakalimutan na yan ho ay ang ating perspective. Ang perspective natin, yung China nagpupunta doon sa island para kunin nila. Yun ang perspective natin. But if you're going to look at the different perspective, which is the perspective of China, sa kanila yung island. Hindi ko kinakampihan yung China ha, pero pinapakita ko lang sa inyo yung dalawang pananaw. Pananaw natin, atin yung island, nilulusob nila. Pananaw ng China, kanila yung island, pinoprotektahan lang nila. So kung titignan mo yun, magkaibang perspective yun. Okay? Hindi ko sinasabing tama ang China, mali tayo. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, yun ang kanilang pananaw, kaya ginagawa nila yun. So pagpasok ng Amerika sa atin, eh sila ho ay napapraning kung kukunin ba natin yung quote-unquote island nila sa pananaw nila. Naintindihan niyo ibig sabihin? Dapat kasi ganun tayo mag-isip eh. Iisipin natin kung ano yung perspective nila. Bakit sila pupunta doon? Kasi ang pananaw nila, we have to protect our island. Yun ang nasa utak nila. And since nandyan na Amerika, baka kunin ng Amerika yung island namin. Yun ang pananaw nila. Tayo naman, baligtad. Island namin yan, kinukuha nyo, kailangan namin ng Amerika para tulungan kaming kunin yan. Tanungin ko kayo ngayon, ano magiging senaryo nun? Kung ganun ang pananaw at hindi magkasundo, yung dalawang pananaw na yan. Tandaan nyo, hindi magkasundo yan. Na kaya nga, kahit may arbiter ruling, hindi nila nire-respeto eh. So ano mangyayari dyan? Pag hindi sila magkasundo, posible magkagulo. Hindi nga sila magkasundo eh. Anong dapat natin gawin? Itaboy silang pareho. Yan ang totoo. Diba? Yan ang talagang dapat natin gawin. Itaboy silang pareho. Pwede bang leave us alone? Huwag na kayong makigulo dito sa bansa namin. Doon na kayo lahat. And then, mas maganda, isama natin sila dito. Imbitahan natin. Para ano, magkagulo.